As you can see dyan mga tropa, pinapakita ko dyan sa video yung layer na ginagawa natin. Yung pag-add pass natin, step by step yan. Yan, pinakita ko yung support niya para hindi siya gumalaw. Yan yung purpose noon kaya nilagyan ko. Yan, pinapakita ko yung ano niya, yung pagkapantay niya. Pati yan, dyan sa kabila, yan. Nilagyan ko yan dyan sa dyan ng strong support. Winelding siya sa plants. Ang purpose ko niyan, kapag hinihinang mo yan at umiinit siya, hindi siya babaluktot pag kinabit, doon sa baba pag binalik. Yan, oh, isang pasada, dalawang pasada. Yan, ililayer-layer mo lang siya. Yan yung mga tirada pagka welder ka. Tayan, tinira ko pa sa loob yan yung pinakaumpisa niyan. Bali, bawat isa niyan sa ilalim, paikot, ay tatlong patong lahat. Pero, bawat tira muna, isang pasada, tapos ikot ng ikot ng ikot. Yan, nasa, pinapakita ko dyan sa ano, na kasya pa rin yung 22 na spanner. Bago natin ituloy, intro muna tayo. Yon, tuloy na natin ang ating usapan at ang ating topic sa videong ito at sa vlog na ito. Pinapakita ko sa inyo ang aking mga ginagawang sekreto sa trabaho. Yan, syempre safety muna. Ang ating job order sa araw na yan, yung ginawa natin. Actually, hindi naman yan isang araw eh, kasi syempre sa lahat ng Peter na nasa international vessel or nasa inter-island or mga fabricator, ang cast iron, alam nila yan. Hindi basta-basta matatapos, lalo na pag-pipe, pag binibuild upan. Kasi alam nyo po kung bakit umiinit yung cast iron at sensitive siya. So, hindi ko masabing isang araw lang natin tinrabaho. Usually, yan, tinrabaho ko yan ng tatlong araw. Kasi from time to time, papahingahan mo ang bakal. Kapag ka uminit na yan, nagbaga na yan, babaloktot yan, syempre mabubuta siya. So, dahan-dahanin lang natin. Kaya, naka-secured yan, nilagyan ko siya ng strong support, yun nga sabi ko, para hindi siya gumalaw pag umiinit, tapos, ventilation natin na blower, nakatutok din yan. Kasi nga, dito banda, parang pasagi lang ba? Parang pa-duplis lang. Kasi, syempre, pag nakatutok dyan, magbu-blue hole din yan. Tapos, hindi pa masyado natin makikita dahil matatakpan ng usok yung ating face shield or maskara. Kaya ginagamitan natin ng kaliwa, kanan, pagpagod na tayo. So, hindi tayo po pwedeng galawin natin yung tubo na yan dahil nga nakapirme yan. Ngayon, tayo na lang mag-a-adjust. Kung nandun na tayo sa bandang likod or kalagitnaan, pwede tayong tumayo. At pwede rin tayong umupo habang tinitira natin yan. Yan lang yung ating mga technique at style na tinitira natin. Huwag naman natin pag nag-welding tayo, huwag na natin isub-sub yung mukha natin dahil syempre mainit. Mangingitim yung mukha natin pagka nainitan niyang radiation ng flux ng welding na yan. Lalo na mainit yan. Yung pinaka-kislap niyan, yan, mainit yan. Tapos yung singaw niyan, dahil nilagyan nila yan ng dibcon sa loob dati, ang singaw niya napakabaho dahil nasusunog yung dibcon tapos may pintura pa. So, papasok sa baga natin. Hindi natin alam, pag nag-medical tayo, sasabi tayo, nagkaroon tayo ng spot sa baga. Daig pa natin na nigarilyo niyan. Kaya, ingat din tayo. Huwag lang tayong basta-basta ang singot ng usok. Mag-ano rin tayo. Magsuot din tayo ng mask. Huwag niyo akong gagayahin na yung pantakip ko sa ilong ay damit lang. Ninja-ninja lang. Ninja moves lang. Ika nga, sapat na. So, sa hindi pa nakakaalam, ang workshop po natin ay merong alarm detector, smoke detector. So, di-disable po natin yan. Meron ako dyan sa may taas banda na pinipindot. Bali, lalagyan ko yun ng timer. Every 45 minutes or every 15 minutes or every 30 minutes. Depende kung ilang oras yung pinakasagad or minutes yung pinakasagad na nandoon na button sa taas. Dyan sa taas, malapit sa ano ko, welding machine na sa bita ng holder, doon sa may hook, nandun yun sa pinakataas. Bali, katabi niya lang yung push button din ng engine
control room, engine workshop na ventilation bukod sa blower na ginagamit ko. Kaya pag hindi nyo na disable at hindi nyo na pihit yung sinasabi ko na button, mag-a-alarm yung makina, yung workshop, kasi makakadetect siya ng kislap tapos usok din at the same time. So pag na-disable nyo na yon, wala nang problema yon. Bali, ano yon, parang timer yon. Babalik yun siya ng dahan-dahan, kusa-kusa. Tapos, titingnan nyo lang. Kaya, dapat, is alam nyo po yung mga bagay na yan. Sa makina, hindi ka pwede basta-basta maghinang, i-disable mo muna yung alarm system. Either sa control room or sa bridge. Basta magsabi ka lang kung hindi mo alam. So, dyan sa workshop naman, wala namang problema. Bago tayo mag-welding, syempre, lahat ng mga karton, mga rugs na mga tinatago-tago o tinatabi o pinagpupunas ng mga wiper, kadete, or oiler, ay isi-secured muna natin. Mga pintura, kung meron man dyan nakatago sa ilalim, ay itatabi natin. Dahil baka talsikan niya ng plaques na nagbabaga or tumatalsik na nagbabaga na yan, ay maglilihab ng hindi natin alam na pag tingin natin sa talikuran natin, uy, lumilihab ka na pala. Maitim na pala yung usok ng workshop. So, nangyayari yan. Hindi ko yan dinideny. Nangyayari yan. Kaya dapat, tayo mismo, dahil tayo magtatrabaho ng hot work, is alam na natin. Kaya pag may experience na kayo, dun nyo palang malalaman yung mga bagay-bagay na maging aware kayo. At least, pinapaalala ko na sa inyo, dapat malinis yung workshop ninyo, lalo na especially dyan malapit sa area ng welding table ninyo, kasi dyan pumapatak yung mga baga kapag naghihinang tayo or nagkakating tayo. As much as possible ay safe po dapat ang work area at workplace natin bago tayo mag-start magtrabaho dyan ng hot work. Hindi naman kailangan ng hot work permit sa workshop, kasi nga workshop yan eh. Diyan ginagawa yung mga baklas-baklas ng mga motor, yung late machine yan, welding, cutting, diyan yung ginagawa dahil sarado yung kulob yan. So naka-experience pa nga ako ang workshop ay may aircon, ay diyan sa atin wala. Bali, fresh air, sabi nga nila diyan, ventilation galing sa labas. Yun lang ang workshop natin ay walang aircon yun. Sa malalaking barko, especially mga container, mga tanker, or mga Panama capesize, yan ang mga may aircon na workshop. So malamig. Yan naman, malamig din yan ngayon kasi nga nandito tayo sa LA, California, so malamig, malamig ang panahon. Kaya yung ventilation na bumubuga galing dun sa taas ay malamig rin. Kaya sumakit yung aking tuho dahil matanda na, nararayuman na, yun lang. Yun, napakasimple lang ng trabaho, nakita nyo po, oh. Yan lang, kapag alam nyo na yung trabaho, hindi na kayo papakailaman ng chief engineer at ng gudo ninyo. Pag sinabi nyo na ito trabaho, makikita man nila yan, hindi naman pumapalya yung usok, tuloy-tuloy, langhap na langhap mo talaga yan. Kaya wag nilang papakalaman si Peter, busy si Peter, ganun. Kung ilang araw yan tinrabaho, ganun din. Pero ang lagi nyo lang tatandaan, bago mag-break time, bago magtanghalian, at bago matapos yung inyong trabaho sa hapon, ay wawalisan ninyo yung paligid. Kasi dadalhin yung dumi na yun, dadalhin sa labas ng workshop. Mapupunta dun sa engine kung saan-saan mapupunta yung mga plaques dahil matatangay ng mga sapatos na mga pumapasok sa workshop. Kaya every time winawalis ko yan, kaya malinis yung kapaligiran. So yan, nag-exhibition pa ako. Yan, bali, tinawag ko si kadete, kako, my friend, sabi ko. Hindi, Pinoy yun yung kadete natin dyan na taga Mindanao. Pero Bisaya siya yun. Cebu yata, Cebu, nakalimutan ko na. So, si Solano yan, si Joshua Solano. Shoutout sa'yo, tropa. Alam ko, nanonood ka palagi at solid, salamat. Solid sa suporta mo. Yan, siya yung nag-record niyan sa camera sa ating cellphone, sa maskara yan. Yan, pinakita ko na naman yun. Diyan ko lang pinapatong yung cellphone ko kasi hindi GoPro yung dala natin, walang stand. Siyempre, diba? Dahil sa pagbablog, mapatalsikan ng plaques yung cellphone natin. Eh, sayang naman, diba? Kaya, lagi kong pinapatong lang dun sa malayo para hindi matalsikan. Yun, pinapakita ko yung wave, kung paano, yan. Sasabay tira. Napakasimple lang. Itong vlog na to, pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga tinitira lang na simple, yung mga libangan lang ng Peter para mamotivate kayo na, uy, ganun lang pala, napakasimple. Totoo po yun. Dito sa
TSM, hindi kayo pagod masyado. Kaya in-encourage ko kayo na mag-apply kayo dyan sa agency namin na yan. Dahil ako, pag-uwi natin, hindi natin alam. Baka sa iba na naman tayo mapadpad. At least, meron naman akong kapalit. At kayo yon kung gusto nyo, mag-apply kayo dyan. So, kung hingi mo kayo ng recommendation, hindi ko po kayo magagarantiyan na ako mismo ang magre-recommend sa inyo. Dahil ako, online lang din ako nag-apply dyan. So, syempre, veterano, may experience, tanggap na tayo dyan. Nakita lang yung DNB, alam naman nila yan. Lagi ko sinasabi, bihirang-bihira kasi yung may Peter na DNB holder. Hindi yan sinasabi, lagi ko binabanggit, yabang, hindi po yan. Hindi po yan yabang, realidad po yan. Dahil mahal ang DNB. At kapag ka pinakuha ka ng DNB, may mga agreement kayo or isa o dalawa, tatlong kontrata ka bago ka paalisin. Kasi nga sila nag-shoulder ng DNB training mo sa Taple. Yun, natapos ang ating welding rod. Pinapakita ko sa inyo kung gaano kaiksi ang dapat ninyong itira sa welding rod ninyo bago ninyo itapon. Lalo na kung tuloy-tuloy ninyo. For example, is 350mm yung welding rod ninyo. Yan, bago ninyo itapon, kailangan medyo sagad siya. Huwag naman sagad na sagad hanggang dun sa pang-ipit ng holder kasi masusunog yun. Sayang, madaling masira. So, at least sa inch is 1 inches or 10 to 15mm, yun, pwede na yun. Yan, pinapakita ko yan. Yan ang ginagamit ko, kapras. Bawal na bawal yung katukin sa hindi nakakaalam. At yung sa nakakaalam, ay alam ninyo yan, syempre. Bawal nyong katukin yung cast iron na pundido na ganyan pagka naghinang kayo. Kasi matatapyasan yung bakal. Baka mag-crack. Kasi nga, sensitive eh. So, kapras lang or brass ang ginagamit. Yan, pinapakita ko na naman layer. Imagine ninyo kung gaano karaming pass yan. Kaya nga, ang pamagat ko dyan, 1,000 pass. Oh, imagine ninyo, kaya matatapos nyo ba yan ng isang araw? Hindi na nga pwedeng idire-diretso yan dahil nga umiinit yan, babaluktot yan. Siyempre, pag bumengkong yan, for example, hindi nyo alam, hindi nyo nalagyan ng strong support at bumengkong, wala na. Maghahabol na kayo sa gasket, buti kung gasket lang. Nako, magkikis-kis kayo ng plans para mag-fit up doon sa pagbabalikan ninyo. Yan ang pinapakita ko, yung Carbo Weld. Yan yung bagong supply sa Russia. Yung Carbo Weld na yan, nakas-ayon. Napakadami niyan. Siguro, I think, mga 25 kilos yung pinadala or 15 kilos or something. Kalimutan ko na. Napakarami niyan. Talagang okay din naman talaga to, basta mag-request ka, lalo na kung kailangan, lalo na sa Peter. Pinapagbigyan, nag-request akong grinder, binigay. Stainless, meron ako dyan, tatlong balot na naka, ano pa talaga, naka, ang tawag dito, naka-yero, yung naka-shield siya talaga, tatlong box yun. Tapos yan, marami yan, mga, yun nga, sabi ko, mga 15 kilo na cast iron. Ayan, pinapakita ko, tingnan nyo yan, interesting yan, ayan. Katok, bawal yun. X, bawal gamitan ng pangatok. Yan ang sinasabi ko, kapras ang gagamitin ninyo. Siyempre, mapapagod kayo pag kapras, kaya ipapakita ko sa inyo ang ibang alternative yung panggagamitin dyan ay yan ang tinatawag na air. Yan, ayan, ayan, air kapras yan. Yan mas mabilis, tanggal agad ang plaques. Pero yung mga talsik-talsik, kung mapapansin nyo, yun ang sakit talaga ng ismaw or shielded metal arc welding. Yan talaga ang sakit niya, yung magkakaroon siya ng sputter, tumatalsik-talsik siya kasi wala tayong material dyan na yung ini-spray katulad nung sa Japan. Hindi pa ako, never ako nakakita dito na yung ini-spray mo siya pagkatapos mong hinangan, hindi yun nakaka-blue hole. Pero pag in-spray mo siya, hindi kakapitan. Parang W40 siya, pero hindi W40, parang lang. I-spray nyo siya sa hinang ninyo sa gilid, tapos maghinang kayo, hindi tatalsikan. Dudulas lang yung mga plaques doon, yung mga talsik-talsik. So, yan ang pinapakita ko sa inyo ng mga diskarte dyan, sa hindi pa nakakaalam. O, pagbasdan po ninyo yung aking gagawin dyan. Ide-demo ko sa inyo yung mga estilo na kadalasan na mga minsan common mistake din or hindi natin na masabi na depende kasi sa welder yan eh. Kasi sa yan, oh, unang gagawin, yan, for example, hawakan nyo, pwede yon. Ha, pwede yon. Ayan. Sa kanya, sabi niya, hawak mo yung kamay mo tapos ihinang mo or itutukod mo, yan. Kasi sa iba kasi nakikita ko, lalo sa YouTube, lalo na dyan sa ismaw,
ba't humahawak pa sila ng dalawang kamay? Siguro pasmado sila or hindi nila gamay. Dapat kasi pagka humawak ka ng holder at naghinang ka, ay huwag mong pipigain yung holder. Kumbaga alalay lang, para ka lang nagdo-drawing. Yung simple lang, ayan o, ganyan o. Yeah, huwag mo rin susob-sob yan. Dapat malayo ka. Kasi minsan, yung appearance na sinasabi, minsan kasi sa mga katulad yan, ito, ano, explain ko lang sa inyo at ibigyan ko lang kayo ng idea, no. Katulad nung nag-testing kami bago kami, nung araw pa yun, ha, medyo matagal, long time ago na, nag-testing kami sa, ano, sa Baradero, sa El Pasipyard, shoutout yan sa lahat ng mga boss ko dyan sa El Pasipyard at mga tropa natin sa Nabotas. Nag-testing kami doon dahil nga kukunin kami sa Japan. So, appearance pa lang, performance pa lang, tsaka yung, kumbaga eh, yung position pa lang, may grade na pala yan. May grade po yan. Hindi pa pwedeng titira ka ng vertical overhead tapos yung position mo, hindi nakaano ka, yung parang yung sapatos mo nakabaluktot, bawal yun kasi uuga-uga ka pala nun. Dapat yung komportable ka at yung talagang magaan lang yung kamay mo. O pansinin nyo yung kamay ko, diba? Kahit medyo malaki braso ko, hindi ako ngawit. Kasi nga, praktisado, gamay mo yung paghinang mo. Eh kung sa epkaw, napakahaba ng epkaw, diba? Dahil wire yun. Oh, kung ilang meters ang kaya mong hinangin, basta makontrol mo. Huwag kang titira nung hanggat maaari yung dalawang kamay. Dahil kung delikado, lalo na sa barko, kaya ako sinasabi yun. Huwag kayong masanay ng tumira ng lalo niyo dyan sa ismaw, dalawang kamay ang hawak ninyo. Kahit naka kayo yung tawag niya head mask. Head mask kasi yan eh, kasi merong holder mask eh, yung hinahawakan. Yun, sanay din ako dun. Kapag ka naka head mask kayo na ganyan, tapos dalawang kamay kayo maghinang, delikado yun, lalo na kung mataas yung lugar, katulad nung working alop ko na video, nakita nyo yun. Paano kayo maghihinang kung hindi kayo sanay ng one hand only, left and right? Paano kung hindi kayo sanay, tapos working alop kayo? Paano kayo? Di malalaglag po tayo nun, delikado yun. Kasi kailangan natin ihawak yung kamay natin na isa, kaliwa man or kanan man, dahil susuporta natin yung sarili natin na hindi tayo mabuwal, hindi tayo matumba, hindi tayo gumalaw or mahulog. Ganun po ang sistema talaga kapag ka gamay mo ang pagwi-welding. Sa totoo lang, no, hindi naman sa pang-ano, no, pamamansin, no, kasi meron din naman ako mga nakasama ng mga Romanian, lalo na yung mga riding Peter. Ganun talaga yung mga puti, lalo na siguro mga may edad na, nasanay na sila dyan. Yung two hands, pag naghinang, lalo na mahaba yung rod, yung 400mm yung haba. Kasi yung welding rod, yung may maximum, may minimum yan eh. Tapos, syempre kasi talaga sa barko, kapag dalawang kamay mo, at magewang yung barko, maalon, alam naman po yan, natatawa lang. Alam pa naman po naman yan, lahat ng mga welder at Peter na nasa barko na napakaalon talaga. Hindi ka pwedeng yung, ay hindi ako pwedeng magtrabaho ngayon na magwelding, lalo na dyan, working alop o kung saang lugar, lalo na kung kailangan talaga na hindi naman titigil talaga yung alon sa barko dahil nga, sailing kayo, nabigas yung kayo, nakalutang ang barko sa ibabaw ng tubig. So may galaw talaga yan. Paano kung dalawang kamay mo, bigla ka natumba, nabuwal, madidisgrasya ka. Kaya practicein po natin yung isang kamay at maganda rin naman ang pulso. Huwag tayong magdadalawang kamay as much as possible para hindi tayo masanay. Kaya kung makikita nyo, napakatagal na tayong nagbablog at lagi nyo napapanood, kung hindi nyo lang napapansin, nagkakaliwat kanan po tayo. Hindi po yun pinagyayabang ko yung kaliwat kanan ko na pagwe-welding. Hindi po, pinapakita mo lang dun yung skilled mo, yung skills at abilidad mo na flexible po ang ating pagtrabaho at ang ating posisyon or ating galawan. Flexible. Pwede tayo sa lupa magtrabaho, sa dagat, pwede rin tayo. So yun na, halos tapos na. Yo, what's up mga tropa? Ay, nako, salamat po Panginoon. Tapos na ating trabaho. Bali, ano na ngayon? Sabado. So, supposed to be mamaya, rest tayo. So, ginawa natin yung, ang tawag po dito, mainit-init pa. Ang tawag po dito ay pipe eductor. Ito po ay ginagamit sa balas. Kapag ka nagbabalas si chipmate, kapag kang targada, tinatanggal sa bodega, syempre, lulutang tayo. Magpapapin siya ngayon, gravity, hindi to gagamitin. Ginagamit to kapag ka naglo-loading tayo. Gets niyo po yun? Pagka, bawa, nasa puerto tayo, di ba? Nasa puerto, nakaangat tayo, may balas tayo, no?
naglilinis sila ng bilts, ginagamis to, nag-i-stripping sila. Ang tawag dito ay eductor, pipe eductor to. Dalawa to, yung isa na i-refer ko na. Bali, ang ginawa natin dito ay pinol at pass natin, paikot. Alam nyo yung Muay Thai, yung nakalagay sa wrist ng Muay Thai, ganun ang ginawa natin. 1,000 pass po, kasi umabot to ng halos 3 days. Kasi hindi naman pwedeng dire-diretsong hinang ka dito dahil babalok to. Ang bakal po nito ay pundido or cast iron. So, special metal po ito. So, hindi to basta-basta binibigay ng kumpanya kapag na-requisan nyo. Supposed to be, matagal na to. Bali, 8 months na ako dito. Dati na itong may leaking. Hindi lang matanggal-tanggal dahil walang pagkakataon. Kasi dun sa bababa, baha. So, dito, medyo maluwag tayo. Kurahe tayo. Halos 20 days tayo magkakurahe dito sa LA. So, nirepair natin. So, ayan ang ginawa natin. Para wala na siya talagang leaking. Manipis na kasi ito eh. Kaya, inadpass natin ang paikot. Parang Muay Thai wrist. Yun. Yung wrist ha, yung nandito sa kamay. Ang sistema na ginawa natin dito, mga tropa, nilagyan natin niya siya ng strong back support. Para, kapag hinihinang natin, hindi siya gagalaw. Hindi siya babaloktot. Ayan, napakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng flange, winneld ko siya dito, tapos winneld ko dito. So, hindi niya mababatak. Same here. Ganun din ginawa natin. Nilagyan natin ng bolt. So, hindi siya gagalaw. Ngayon, magtatanong kayo, paano nyo nahinang, sir, paano nyo nahinang yung ilalim? Simple lang. Pagka na-pull wheel nyo na lahat mula rito, hanggang kaya nyo lang, ang gagawin nyo, papalamigin nyo muna. Siguro, I think, mga hour, o 1 hour, or 2 hour, palamig na siya, pwede nyo na siyang baklasin. Huwag nyo nang gagalawin to, yung plunge nyo. Iikot nyo lang siya, i-rotate nyo lang siya. Pak! Kasi ikabit na naman bolt and nut, tira na naman kayo. Bago kayo tumira dito, ang importanteng gagawin nyo, ano yun? Hihitingin nyo muna ng acetylene. Ha? Hihitingin nyo muna. Baka kala nung iba, nakalimutan natin procedure. Hindi po. Hinihiting po ang cast iron para kumapit yung rod, hindi bumula-bula. Lalo na to, use na to, gamit na to. Galing to sa baba at pinagdaanan nito ay seawater. Ipapakita ko sa inyo kung saan galing to para masatisfy kayo sa nakikita nyo ngayon na tinrabaho natin. Ipapakita ko kung saan galing tong eductor pipe na ginawa natin na inadpasa natin ng 1,000 pass. Yan. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan ha, para makita nyo kung anong ginawa natin na layer. Ang nakakagawa lang nito ay certified welder. Siyempre, kayo yon. Pagka certified welder na po kayo, kayang-kaya nyong gawin to. Bawal yung tulo-tulo at bawal na bawal mag-grind. Ang ginamit natin ay air cap rust. Ito po. Kapag ka mangangatok tayo, bawal. Bawal natin katukin kasi masusugatan ang bakal. Sensitive na bakal. Masusugatan. Air cap rust po. Hindi po natin ginagamitan ng pangatok or gagamitan natin ng steel brush. Okay? Air cap rust at steel brush lamang ang inyong gagamitin at from time to time, pagka nagbabaga na, pahingahin nyo yung bakal. Yun ang ano niyan, specialty ng kasayon na bakal. So, pakita ko sa inyo, samahan nyo ako para malaman nyo kung saan ko ito ginawa. So, ito ha, mainit pa ito ha. Mainit pa. So, hindi ito pwedeng tanggalin. Ready to kabit na ito. Bali, pa-primeran na lang natin ito sa labas. Dalawang primer na pasada. Yung maganda-ganda. As possible dito, mga tatlong primer na dito. Pagka na-primeran na yung mga tatlo, isang muna, ganito na kulay, kulay gray na. Ganon din sa loob, primer lang, wala nang dipkon-dipkon. Delikado kasi pag nag-dipkon-dipkon, pag nag-leak, tapos mabaklasin, ipapa-welding sa inyo, sa welder o sa fitter, ang baho sa bibig. Delikado, sa bibig to. Sorry, ang baho sa ilong. Pag amoy nyo, masakit sa baka. Delikado yung dipkon, ito. Ito. Delikado, pagka nasunog ng apoy o ng nag-welding ka, ang baho ng singaw kumakapit sa coverall, lalo pa sa baga ninyo. Kaya makalimutan nyo mag-mask. Huwag nyo itong gagayahin na damit-damit lang kasi tinatamad na tayo kumuha ng mask. Pakita ko sa inyo, samahan nyo ako kung saan galing itong eductor pipe. Yan, lalabas tayo, bababa tayo, papunta dun sa may sintina. Siyempre sa makina ay maingay talaga, kaya huwag nyo kakalimutang isuot yung
air map ninyo sa tenga at air plug para hindi maapektuhan yung hearing ninyo. Kasi sa medical, medyo mahigpit din sa hearing. Itaas ang kamay, kanan or kaliwa, yun, mahigpit. Kaya ingatan nyo tenga nyo. Yan, bababa ako dyan sa ilalim. Yun na yun. Pakinggan nyo yung mga sasabihin ko dyan. Importante rin po yan. Kaya salamat sa inyong panonood mga kabakal. At God bless you po sa inyong lahat. Naka-blind yan, naka-blind. Binlay natin yan para hindi tumulo yung tubig. Ayan o, oh, linyada. Ayan. Ito. Itong linyada na to. Ito. Ayan. Galing yan sa labas. Ayan. Galing sa labas yan. Sea water po yan, ha. Sea water ang laman yan. Hindi fresh water. Kaya talagang mabubulok yan. Sa ito, arugtong yan yung dating ginawa natin. Kaso nga lang ito, talagang sobrang nipis na. Talagang papaluktot at babaluktot pag hindi maganda ang tira natin. Ayan o. Oh. Marami na rin siyang hinang. Kasi napakalaano nito eh. Napaka-sensitibo nito. Mas manipis to kumpara dito sa ginawa natin. Mas makapal pa to eh. So ito, sensitibo. Mahalo na ginawa ko rito. Ginas-weld ko na to. Tsaka, kinas-iron rod ko na rin. So may bago pa nga siyang tama eh. So wala na tong leaking ngayon. Kaya naka-blind. Tingnan nyo, naka-blind. Wala nang leaking yan. So idudugtong yun dito. Pagka ito nagka-leaking naman, yung papalit sa atin, siya naman titira dito. Malaman natin kung sertipikado din yung tropa natin na papalit sa atin na kabakal. Kaya, siyempre, magkakaroon din siya ng trabaho. Hanggat hindi pinapalitan ng bago to, magkakatrabaho siya. Pero ito, yung ikakabit natin dito, walang problema. Napakakapal pa nun. Tapos, ano na natin yun, 1,000 pass na yun. So, hindi na yung magli-leaking. Wala nang problema ron. Makapal na yun, aabot na yun ng ilang taon. Basta ma-primeran lang yung loob, tsaka yung labas. Eh, no? Ito, dapat palitin na talaga yan. Kasi, alam na, ayan naman ang sakit ng i-doctor eh. Ito, okay pa, yan. So, dyan galing ha. So, dito galing ha. Dito galing. Pinaliwanan ko na. Dito galing yung tinanggal natin. Ang tawag dito sa area na ito ay Sintina. Dito yan. Dito matatagpuan yung malalaking pipe. Ay, sorry. Dito matatagpuan yung mga malaking pipe balas. So, sanay naman tayo dyan. Kaya dapat masanay din kayo magpalit yan, magbaklas yan. Magkahalis magkakadikit lang. 3 meters. 3 meters plants agad. 3 meters plants agad. Kasi mabigat. Kaya madali yung baklasin kasi plants to plants na siya. Ayan o. Oh. Plants. Tapos, after 3 meters, plants na naman. Plants. Oh, after 3 meters, plants na naman. Ayan o. Oh. Plants. Oh. Tapos dito, naka-plants na naman siya. Kasi nga, mabibigat, malaki. Kaya madaling baklasin. Kasi maiksi lang, pero mabigat. Ayan. Nakita nyo rito? Kaya madaling mabulok, eh, papaliwanan ko ha. Magmula sa ganitong size, papasok siya dito ha. Papasok siya kapag ka, magpapamin ka. Pero usually hindi na ito ginagamit sa pamin. Ang tawag dito stripping. Yung laman itatapon niya sa labas. Yung laman ng bodega o ng balas. Nasa double bottom. Ito, patsinin nyo, naka-reduce siya dyan o. Oh. Reducer, maliit, papunta ron. Kaya lahat ng pressure nandito sa maliit na pipe balas na ano, inductor. Kaya maliit siya. Parang reducer. So, nandun dun. Dun sa pinakamaliit na portion, dun na iipon yung sea water. Nandun dun yung puwersa niya. Wala rito. Kaya to hindi pa tumulong. So, yun lang. Salamat. So, bago magtapos ang ating vlog ay magsa-shoutout tayo sa lahat ng mga suporta natin na nakukuha sa ating mga subscriber at manonood. Kay Mami Chris TV, shoutout sa iyo be. Sa aking kapatid na si Sharon Mayer, shoutout. At don't forget to like and subscribe sa kanyang channel. Kay Jenan Ramos, watching from Japan. Yan. Peter na rin po siya ngayon. Kay Per DeMarc Jeans or Guinness. Kay Billy Castañeda bro, salamat. Kay Quincy Candelado, Jose Martin Ballesteros at
sa bago nating tropa na gumagawa na rin ng vlog kay Makoy TV na aming messman dito at future chief cook. At sa kay chief cook din po namin na salamat po sa kanyang suporta dito. Kay Mayor, hindi ko natandaan ang pangalan niya kasi new crew siya namin dito. Kay Yorme, salamat sa iyo boss. God bless you. Yon, salamat po mga tropa sa inyong panonood at solid na suporta. Hanggang sa muli po sa ating paggawa ng vlog. God bless you po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.